Hi guys, welcome back to my channel. Okay, business news po muna tayo ngayon. June 8, 2023. Ano ba mga balita ngayon? Konti lang actually ito, no? Marami yung economy, no? Yung PSEI, okay. Bumaba tayo ng konti, no? 6,539 tayo ngayon. Pero a lot better, no? Than yung last week, no? And mukhang yan tayo mag-hover for the next few weeks between 6,4 and 6,6, no? Alright. Ayan. And Ayala Land, no? Si Ali ay naaprobahan na po, no? Ang bond sales program nila ng SEC, no? At maaaring makakuha sila ng 21 billion, no? Okay. So, kung titingnan po ninyo ang balance sheet ni Ali, hindi naman po, although ang laki-laki ng 20 billion, pero malaki pong company si Ali, no? Ang dami-dami po nilang asset. Medyo maliit lang po ito, no? Yung itong 21 billion compared to their size. Although malaki-laki na rin, no? Pero yun lang, we expect na pumoposisyon na po itong si Ali, no? For some growth this year, no? Ayan, malamang gagamitin nila ito, no? Para lalo lumaki ang kita, no? Alright, pero isang bagay lang nalilito ako, no? Kasi bond, di ba? Utang yan. Uutang ka, pero ikaw, bili ka ng bili ng sarili mong shares, no? Pero medyo nalilito lang ako anong ibig sabihin nito, eh, no? Guys, kung may opinion kayo tungkol dito, paki-share naman, no? Kasi yung pera mo, ginagamit mo pang-buyback ng shares mo, kailangan mo naman pala ng pera para sa expansion, no? Bakit ganon? Sana hindi ka na muna nag-buyback, ginamit mo na lang sa expansion yung pera mo, no? Tanong lang naman, hindi ko alam kung ano ang sagot, no? Please share your opinion, no? Alright. Ayan, next naman po, si FB, no? Ang sabi ni FB, ni San Miguel Food, no? Ay, yung second half ay mukhang maganda, no? So mukhang maganda. Actually, ako naniniwala ko dito. Mamaya malalaman ninyo sa later discussion natin ngayon tungkol sa economy. Ako naniniwala ko dito kasi medyo bumababa na ang raw materials, no? Bakit bumababa ang raw materials? Kasi guys, ilang buwan na mababa ang oil prices, no? And of course, pag bumababa ang oil prices, syempre, no? Yung raw materials bumababa din po, no? Kasi yun naman yung malaking cost ng mga companies, eh, yung oil. Kaya yung raw materials, ayan, bababa na. So makikita natin, is stronger na daw si FB. Ako naniniwala ako dito, no, guys, no? So pag-aralan ninyo, no, hindi lang actually si FB, maraming business kayong kailangan abangan ngayon, kailangan yung bantayan. Kasi tataas ang mga income po niyan. Kasi noong last year, ang taas-taas ng ano eh, ang taas-taas ng oil, naghihigpit ng sinturon lahat ng company. Hindi naman sila masyado makapagtaas ng price, pero yung cost nila tumataas. So yung net profit nila naiipit, no? Nagigets niyo po, naiipit. So ngayon medyo makakahinga ng konti, no? Dahil bumababa ang oil price, no? All right. Ayan, no. Punta na po tayo sa konting news about economy, no? Ito na nga, no. Ang sabi sa World News, yung oil, mukhang bababa ang presyo ng oil kasi dahil sa weaker demand, no? Alam mo naman, no? Supply and demand lang po yan. Pag mababa ang demand, bababa ang presyo ng oil. Although sabi ng Saudi, magkakat na raw sila ng production. Production! Ayun, kaya lang yung China yata, no? Humihina yung China ngayon. Humihina ang demand din China kasi hindi masyadong maganda ang economy ng China ngayon. Nag-weekend din, humihina yung demand nila. Ayan, so ang expectation, bababa ang oil, which is good news para po sa atin ng mga Pilipino, di ba? Kasi magbababaan na po yung mga presyo ng bilihin, no? And yung mga company na pinoposisyon na ninyo, lalong kikita yan, no? Lalong lalaki yung kita niya, no? Ayun, no? Alright. Marami po yan, marami maapektuhan po nito, maganda po ito. So, abang-abangan po ninyo, no? In the next few quarters, no? Actually, iba nag-uumpisa na gumaganda na yung kanilang profit margin, no? So tingnan po ninyo, no? All right. Next naman po, si World Bank, no, in-upgrade na raw niya outlook sa atin to 6%. So nagiging bullish na po si World Bank sa atin, no? Napakagandang balita, no? Sana, no? All right. Yan. Next naman. Ayan. Ang outlook po sa atin yung inflation natin, no, baka by end of year ay maging 3.9% na lang ang inflation, which is very very good kasi alam ko as of ngayong June, no, or May, nasa 6 point something pa po yan, eh. Kaya, ano ibig sabihin? Pagbababa na inflation, bakit ito good news, no? Kasi pagbaba ang inflation, isang meaning po neto, si BSP, baka ibaba na rin po ang interest rate, no? So pagbaba ang interest rate ni BSP, baka po medyo tumaas ng konti ang stock market, no? So
Actually guys, sa inyong mga nag-i-stock market, pag-isipan po ninyo mabuti kasi baka later on, no, baka tumaas na po yung market, no, by the end of the year. May probability po, no. Of course, kakaiba ang utak ng market, mahirap i-predict. Pero if I were you guys, puposition na ako ng puposition ngayon hanggat mataas pa ang interest rate habang mura pa ang mga stocks, no. Kasi pag once na bumaba na ang interest rate, magmamahal na po ang mga stocks, no. Baka hindi na po kayo makabili, baka hindi nyo na masikmura ang mga presyo later. Kasi isipin nyo, eh, ang mura lang yun dati, ba't ngayon ang mahal-mahal na? Ayun, no. Alright, yan. And ako, another good news. Si Banco Central, no, ikakat yung reserve requirement for banks, no. Magiging pabawasan ng another 250 basis points yung reserve. Okay, no, medyo economy po ito. I-explain ko po ito in another video. Pero ang ibig sabihin lang po nito, dadami po ang money supply sa system, no. Kasi po, ang pera, may dalawa pong pinanggagalingan ng pera, no, sa ating economy. Yung una, nag-iimprenta ang ating gobyerno, no, ang Bangko Sentral, nag-iimprenta ng pera. Yun yung isang money supply, physical na pera. Another money supply na hindi alam ng karamihan ay credit. Credit, no, sa mga gustong matutunan niyang credit na yan, ano ba yan? Sundan niyo po si Ray Dalio, no, yan ang expert po sa credit. Yung credit po niyan, pera po yan, pero virtual. Hindi po nag-e-exist. On paper lang po yan. Kumbaga, nasa hangin lang po na pera po yan. Kasi yung mga bangko, actually, pag nagde-deposit ka, minsan yung piso na diniposito mo sa bangko, pwede sila magpautang ng 5 piso sa iba. Oh, di ba? Piso lang yung pera, pero pwede sila magpautang ng 5 piso, ganun. So yun, dun yung ano, yung credit supply na tinatawag, no? Ayan, no? Anyways, mahabang istorya po ito, no? Pero ang ibig lang po sabihin nito, lalaki po ang money supply po ng Pilipinas, no? Dahil po dito sa pag-decrease ng ito, no, ng requirements po nito. So, ibig sabihin nito, pinopoise na po ni BSP na medyo buhayin ang economy natin, medyo tumaas ang economy natin. Kasi pag dumadami po ang money supply, mas nag-i-spend po ang mga tao at ang mga company, no? Pag nag-i-spend, nai-steer up ang economy, tumataas po yan, no? Yan lang na yung maiksing paliwanag. Pero in another video, papaliwanag natin ng mabuti po ito, no? Alright. Ayun lang. As always, disclaimer, lahat po ito, opinion ko lang po. Mag-research po kayo mabuti, no? Bago pa ko po kayo gumawa ng any investing or financial decision. Alright. Please subscribe, like, share, hit the notification bell, mag-comment lang po. Thank you so much for your all undying support. Happy investing, guys. Bye-bye.